Hello. So, good morning po. Kumusta? So, welcome back. So, we have a job today. Ayan. So, ang refer natin ngayon ay motherboard. So, no power, tapos basag ang LCD. So, multiple damage. So, okay naman sa customer. Mataas kasi sa specs nito eh. Saka, naka-full HD yung kanyang naka-full HD yung kanyang LCD. So, problem nito ay walang power. So, check natin siya. Pakita ko sa inyo yung model. So, ayan. Ito yung ano. Bali, ang model nito guys. Ito yung model ng board natin. Ayan. Model sa CAAX32. So, ayan siya. Bali, mataas sa specs nito guys. Naka 4 gig ang memory ng video card. 4 gig yata. Hindi ko tanda. Basta mataas ang specs nito, naka GeForce na tapos latest version siya. Ano ba to? Tapos ang memory niya ay naka 8 gig. So DDR4 na guys yung memory niya. Ayan. Ayan, so mataas na yung specs niya. Tapos i7 yata to. So ito ang kanyang ano, modelo. Acer po siya. Ayan. Travelmate P259 series. So, model number niya ay N16Q02. So, yan. 19 volts, 3.1 ampere. So, Acer siya. Ang history nito ay so, naipit ng ano yato, sasakyan na atrasan. Ayan. So, check natin siya kung anong problema. So, no power siya, tapos basag ang LCD. Ayan. Alamin natin kung anong problema. So, silipin natin sa microscope. Inspection muna tayo. Isabuko natin yung inspection. Okay. Inspection muna tayo. Okay. Inspection. Inspeksyonin muna natin kung may basag or may corroded parts, may putok na pyesa, may sunog. So, charger kasi no power siya. Okay. GPU chips, charger, okay. Yes, ayo. Yeah. GPU, ano to? GPU supply. Kabila ng board. Dito yung ating input yung power rail. Ayun, BQ24780S. So yung ating charging IC. Ayan. Yung ating charging IC. Tapos ito MOSFET na. Okay, malinis. Okay, malinis. So, test natin. Test rin natin yung mga ano, kung may shorted. Sino power siya. Sabihan natin siya ng charger.
Okay. So, ground natin. Ano natin kung may shortage siya. Dito yung DCN natin. So, mayroon siyang double diode yata ito. Malaking ganito. Double diode. Kalimitan. So, ito yung paano din ito eh. Parang siguro MOSFET. First MOSFET. Second MOSFET. Kasi meron siya ditong current sensing. Tingnan natin kung lumiliban niya. Mag-ano tayo. Charger. Ready na yung ating charger. Okay, plug natin. Tingnan nyo yung DC bench natin. Ayan. Ay, sorry, namatay. Ayan. So, DC bench natin. Plug natin yung charger. Ayan. So, wala tayong kinakagat na ampere. Tingnan natin kung may voltage. So, state checking. DC. So, DC tayo. So, charging. DC. 19 volts. So, pasok tayo dito. Siyempre, meron yung 19. Out. So, sa drain. O, may 19 tayo sa drain. Sa source. Ayan. So, 3.3. Ibig sabihin may problema, may shorted. Ganyan. Sa gate natin, tingnan natin kung mayroon ng gate. So, same. Okay, dahil ano, may problema, hindi yan papasok. Ibig sabihin, yung mga 3.3 natin, missing yan. Tingnan natin dito, kabila. Okay, missing. Tama. Ito, capacitor na to. 6.63. So, baka ito yung ating 3.3 at saka 5 volts. Kasi itong mga 2.5, so hindi yan. 2.5 sa coil na yan. Sa GPU. Ito ay 25 volts. Siguro ito ay 19 volts. Ayan. 3.3 lang siya. So, ibig sabihin wala tayong out. Kasi dito, either may problema to o kaya ang ating charging IC. Ayan. So, ang gawin natin, eject tayo. Eject tayo. Saan ang ating ano dito? Saan ang ito, pwede yata ito. So ito, try natin ito. So current sensing, eject tayo sa current sensing. So bunutin muna natin yung charger, baka tayo mag-spark. Okay. So eject tayo sa current sensing. So, latest version na rin itong manatay. Ibang modelo itong ating nire-repair. Kaya matik ito, ibang ano nito. So, supplyan natin siya ng 19 volts. Ayan. Okay. Sa ground. Then, check natin yung ating DC bench. Kung ano mangyari, kung may shorted ba siya o wala. Okay. Wala, hindi ko makakagat ang ating DC bench. So, hindi siya kumakain ng ampere na wala siyang AC detect. So, baka may problema yung ating charging IC. Check natin yung supply. Okay, tingnan natin yung supply kung nabuo. So, possible may problema ng charging IC. So, ngayon naka 19 volts tayo. Check natin to. Ayan, may 19 tayo. Nag-okay. Ang 19. So, itong coil na to. GPU siguro yan. Ito. So, wala. Wala. Wala din. Sa charging. So, mayroon siyang 0.2. Okay, ibig sabihin may pumapasok siguro. May detect na siya. 3.3. Okay.
may detect tayo sa charging. So dito hanapin natin yung 3.3. wala, ito, ano ba ito, ayun, 3.3 capacitor, itong capacitor ito, 5 volts. So ibig sabihin ito ang coil. Okay, present yung 5 volts natin, 3.3. okay, present. Ibig sabihin mag start to. So, check natin sa schematic. Kasi ang switch nito ay on keyboard. On keyboard ang switch. Ayan, dahil on keyboard siya. Check natin schematic. Meron ako yung schematic nito ganito. Okay, punta tayo ng... sa computer. Okay. So, nag-prepare na ako ng schematic. Ito siya, keyboard. So, hanapin natin ang 3.3 volts. Hanapin natin para makita niyo. O, ayan. So, ito yung ating, kaya nyo ba yung mouse? Ayan. So, mayroon ditong resistor. NBS on. So, ibig sabihin galing siya ng CPU. PCU. BPCU. Ayan. So, para siya mag-on. So, ba ito connected? So, ground, ground. So, mayroon siyang diode. So, try natin dito. Oh my. Sa dulo, pin number 28. Okay. Pin number 28. Okay. So, pin number 28 sa keyboard. Sa voltage checking tayo, DC. Check natin yung. So, hanapin natin ang pin. Itong keyboard. So, may pin dito, number 1. So, pabalik na lang tayo sa 28. Ibig sabihin hanggang 30. So, may resistor siya nakalagay. So, ito yun. May resistor dito. Sa dulo. Check natin kung may 3.3. So, ayan. Present 3.3. Kita ba? Ayan. 3.3. Present. So, ibig sabihin mag-on yan. Dapat mag-on. Ayan. So, try natin. Test natin. So, try natin yung DC bench. Lagi pa natin. Kailangan mag-on siya tapos hindi mamatay. So, short ko lang. Short to ground. Saka yung ating may resistor. Okay. Check. Ayan. So, nagkaroon siya ng 0.6. Ayan, umiilaw siya. Ayan. So, wala lang tayong LCD pang test. Pero matik, nagkaroon siya ng power. Eh. Ibig sabihin, may problema ang ating problema ang ating either ito yung ating second MOSFET or charging IC. So, ibig sabihin wala yung AC detect pag ganyan kung wala siyang ampere na kumakain sa ating DC bench. So, tingnan natin siya sa try natin siya sa ano. Wala nga po ng monitor. Okay, so try natin dito. Kung gagana. Tatanggalan ko lang pala siya ng ano. Tawag dito. Dugal lang natin siya ng lagyan pala natin siya ng RAM. Hindi tanggalan. Okay. Dahil wala siyang RAM. Para mag-display. Check natin kung magkakaroon siya ng display kasi pa nag-okay siya. Ang problema yung mga GPU, CPU, PCH natin. Ayan. Okay, supply ulit tayo. Ito. Tapos lagay natin dito ng monitor. Sana mag-display. Parang sira na rin ang ano nito. Maluwag. Okay. Okay. Sana ba?
Ito pala. Masyadong malayo ka. Ayan, supply na ulit natin siya. Okay. Tapos pag-shortin natin sa PC bench. Sa dulo, nasa na ba yun? So, ito. Sa dulo, sa sobrang. Yan. Ibig sabihin, nagkano siya. Tignan natin yung monitor. Magdi-display. Ayan. Okay siya. Ayan ba? Mag-black out. Ayan. Ayan guys. Okay siya. Gumagana. So, proceed tayo next step. Subukan natin i-remove itong icing nasa dulo. Yung second MOSFET. Okay. Remove na natin to. Next procedure tayo bago tayo palit ng charging IC. So, remove na ulit natin ang memory. Yan. So, okay. Tanggalin ko lang ito. So, injection natin. So, hindi siya shorted. Walang shorted. Either problem ang ating So, lagyan natin siya ng flux. So, tingnan natin yung value. Microscope tayo. Okay. So, ayan. Na-check ko na pala guys yung ano. Nag-pwede na rin ako ng ano. Ito yung ating first MOSFET. Ayan. Kung mapansin nyo, ito ay parang double diode. Itong isa yung first ano natin, MOSFET. Parang ganito rin naman siya, yung ating second MOSFET. Pero, ano to eh, PD, ibig sabihin na ay diode. Kasi pag PQ, ano siya, MOSFET. Ayun. So, ibig sabihin, wala tayo dito, may input tayo, wala tayong output. Wala tayong, ano, wala tayong source. So, wala, gate natin, mahina. So, pagpunta siya ng EC drive. Ibig sabihin, wala tayong AC detect kasi wala siyang ampere na kumakain papunta na dito. Yan. Okay. So, tanggalin natin to. Okay. Microscope. So, anong number ba nito? 6414 eh. Okay, meron siguro ako nito. Ano to? In channel MOSFET. Try natin, remove. Okay, hot air. Hot air natin. Oops. Tingnan natin ang flux. Tara. Ilaban natin. Pampaliwanag pa. Okay. So, speed tayo. Check natin yung MOSFET na. Kapag okay yan, sira ang ating charging IC. So, paano ang tutok natin pag ganito? Palabas. So, gamit tayo ng balikong case yan. So, palabas ang tutok para
Wait lang. Yes, ma'am? Ayos, ano? Okay po, wait lang. So, ayan. May dumating tayong customer eh. So, may dalang system unit, isang TV, isang TV Plus. Okay. Ito na yung IC natin tinanggal kanina. So, testerin natin to. Kung ano, gumagana. Linisin lang natin siya ng linisin ko lang para matester. May ano kasi siya, may flux. So, tumitigas kasi yung flux natin. So, baka masapawan para madali pag-tester. Check natin to kung gumagana. Kasi pag gumagana to at nagsuswitch on yung sa ating ano, ibig sabihin charging IC. So next step tayo. Kaysa naman pumunta ko tayo ng charging IC. Simple lang pag testing nito guys. MOSFET. So naituro ko na ito sa ating channel. Ayan. Tester tayo. Baya ano lang tayo guys. Gamit lang kayo ng tester kung ang tester natin gagamitin ay multimedia. Multimedia bang? Ano? Digital tester. Ayan. Ay, silaw talaga. Kahit anong gawin. Tagilid. Ayan. So, tagilid pala. Ayan. So, ano tayo? Sa diode mode tayo guys. Sa diode. Ayan. So, ang ating pin 1 dito. So, pag binaliktad natin. Ayan. So, ang ating ano. Ito yung pin 1 natin. Sa dulo. Ay, ibig sabihin siya yung drain. Ah, source. Source siya guys. Source. Ang drain natin itong malaki. Ayan. So, testerin natin kung connected yung ating source to drain. Drain to source pala. Okay, ayan ang ating si gumagana tester. So, test natin. Ayan guys, so meron siyang basable yung ating ano. Ibig sabihin, hindi pa siya naka-switch. So, balikta rin natin. Okay. Ayan. So, ayan. Ngayon, how to on. Dapat yan, ano, magkoconnected parang si dun sa diode, 0-0 siya. Mambasa niya, connected. Dun sa buzzer mode, magbabuzzer. So, ayan. So, ibig sabihin, gumagana siya. Ngayon, how to switch. So, ang gawin nyo lang, guys, yung drain, pindutin nyo lang yung ating gate switch on. Ng red probe yung sa gate. Okay? Switch natin. Ayan. So, parang na-charge. Ayan. So, ngayon, sundutin natin yung ating gate ulit. Yung ating drain to source. Okay? Kapag nag-0-0 yan, connected siya, nag-switch. Ayan, nag-switch siya. Baligtad rin natin, kailangan switch. Connected pa rin siya. Ayan, guys. So, ibig sabihin, gumagana. Gumagana ang ating second MOSFET. So, off naman natin. Baligtad rin lang natin, test probe. Pag off. Alam ko ganun eh. So, try ulit natin. Kung nag-off. Ayan, nag-off siya, guys. Diba? Ayan. Ayan, next. Okay siya, guys. Gumagana. Ayun. So, ang problema natin ay either charging IC or kung mayroon siyang pero walang nakalagay sa ating ano eh na dual diode. Dun sa ating schematic. Yan, wala tayong dual diode dito. Ibig sabihin, pag ano, pag nag-rec tayo, nag-charge siya, ano, pasok sa ating current ginseng. So, yung ating namang charging at ano, walang dual diode. So, ibig sabihin, charging at DC. Na isa yung output, pero yung in
hindi pwedeng bumalik yung voltage. So, wala tayong ganun na dual diode. I think wala. Yeah. Okay. Okay. Dahil pag tayo nagrekta dito, second MOSFET current sensing, so dumiri siya AC drive, pumapasok yung ating voltage. Yan. So, wala naman shorted dito. Wala tayong shorted dito sa part na to. Okay yung MOSFET natin. So, subukan natin siyang ibalik yung ating tinanggal. Minsan kasi, parang nare-reset lang siya eh. Subok. Minsan ganun yun eh. Subukan natin. So, ibalik natin siya. Lagyan natin ang tinang. Ano natin siya ng ano pa? Pagandahin lang natin. Okay. So yan, okay na to. Pagandahin natin ang flux. Pagandahin nga natin yung dikit. Minsan kasi natatanggal to eh. Yan natin dito na kante. Pag sobra naman yan, lalabas yan eh. Yan kasi natatanggal. Okay. Natin na lang. Natin tayo. Pwede natin ang ating MOSFET. Lumabas naman yung exis na ano, yung ating exis na gali natin ang exis. Okay. Clean. Ina natin yung interest na box. Mainit pa ba? Okay.
Try natin kung na-activate. So, una-activate siya. Minsan kasi activation lang siya eh. So, gumagana siya. Minsan. Try natin siya. Voltage. Saan tayo? Try lang natin. Baka nag-activate na siya. Ayan, sasalakas so, baka natin ang charger. Tingnan natin kung gumana. Okay. Natin. Baka nag-activate. Okay lang. So, ganun pa rin. So, lipat tayo sa charging IC. Ito lang medyo mahirap-hirap kasi masyado siyang malinggit. Bukan ko muna siya ng hangin. Isolder muna natin ang tabihan. Kung mag-works. Hangin lang natin. Umangat lang. Oo, mga nan, kasi nagtatype ako na ano, nahihirapan ako, anak. Hindi ko makita ang tinatype ko, oh. Tapos replow natin kaunti. Dikitin natin. Subok. Okay, subok. Tignan natin kung ito. Plug natin yung charger. Check natin kung kakain ng amper. Oh, wala pa rin. Okay, wala. So, ay ko nga sana baka ang sira ay ano lang. Tawag dito. Baka cord lang. O kaya ano, tawag dito yung mga natin. Baka ang sira ay para doon nga tayo.
sira niya lang ay simple. Ay, hindi, may output kasi siya. Hindi siya. Palitan lang tayo. Sige, IC na lang. Palitan ko jar yung IC. So, ito guys, yung pinapalit natin yung IC. Ayan. Palit ko lang ito siya guys. Ito lang sira niya. Cut natin. Surang ko lang. So ayan guys, nilipat ko na siya. Kaya pinalit natin. Nagpalitan. So in-skip ko na lang yung pagkakabit. Medyo mahirap. So, at saka medyo malanganin. Ayan. So na-skip ko na siya. Mahaba yung oras lang pagkakabit. Okay. So testing na lang natin. Palamigin ko na lang siya. Linisan. Linisin ko lang. Ayan. Tingin na natin siya. Palamigin ko lang. Medyo mainit na yung board. Palamigin na natin. So ayan. Tuloy lang natin. So ayan guys. Okay na siya. Palta natin charging IC. Ayan na siya. Working na. Subukan natin lagyan ng hard disk. Okay. Lagyan natin ng hard disk. So, wait lang. Lagyan ko lang. So, ayan. So, tunan natin.
Bali, ano, LCD nito, orderin pa natin. So, turn on ka lang. Apps. Turn on sa keyboard. So, lubat lang siya, guys. Natin. Yan, nakalagay na yung hard disk. Press screen na siya. Yan, lababas na Acer. Loading lang siya, wait lang natin. So, success yung ating repair. Okay na, magana na. Tayo na lang sa ano. Bali, nilagyan ko na siya ng keyboard. Tagal mag-boot. Lang natin. Ayan. Yan, open na. So, ang may-ari nito ay engineer. Okay na siya. Baga lang. Mainay siya labas. May nagagawa. Ayan. Dahil pala program. Ayan. Ginagamit kasi ng ano. Sa. Tawag dito. So, ginagamit siya ito sa ano. Sorbillo. Ayan. So, okay na siya. Working. Gumagana. So hanggang dito na lang po ang ating pagre-repair. So thank you for watching. Salamat. I hope you enjoyed the video. Don't forget to subscribe, like, and comment. And bye-bye.